yung ophthalmologist mm-hmm. was looking for or was asking about anong medication ang ibinibigay natin kay nanay. Yes. Kasi they are worried na baka mamaya if they do the procedure, magkaroon si nanay mm-hmm. ng bleeding. Yes. Pero sa kabutihang palad, for the last 7 years ba, kita nanay na tinutulungan ng gamutan, ano? Nakita ko na walang hemiparesis o galing, ano? Pamamanhid si nanay. Wala siyang paralysis. Who would think nga, ano? Tapos yung puso niya talagang may fibrillation na si nanay. Eh, no? She's undergoing treatment. Yung particular treatment ang tawag doon, chelation. Oh, yung chelation na ginagawa ni nanay every month. Monthly, no? Yes, yun ang kanyang maintenance. Tapos may medication si nanay na ibinibigay natin. Yes. Actually, para sa dugo niya. Oo, naririnig nga natin yung chelation na therapy. Yes. Pero hindi lahat ay nakakaunawa. Oh, kung ano describe ba mo nga, ano, Doc Ed, describe mo nga ano ba talaga ang chelation. Nagsimula yan sa mga marino. Mm-mm. Yung mga sumasakay ng submarines. No? They were thinking na kapag nasa ilalim sila ng dagat, hindi pwede na aatakihin sa puso ang one of their officers. Mm-hmm. So, meron silang mga kinonkok na medications para inilalagay nila sa swero at ibinibigay ngayon doon sa mga officers nila. Mm-hmm. So, I think they would like to research that. No? Makikita nila na ngayon, yung kanilang mga officers, bagamat matatanda na, magaganda yung lalo yung dugo ng mga officers na yon. Hindi sila inaatake sa puso, hindi sila na-stroke, and that is preventive in nature. Mm-hmm. So, ngayon, nakita nila, napakaganda pala itong isinasabay sa mga medication. Kasi we have to admit that to the fact na, halimbawa, ang isang pasyente ay mayroong fibrillation. Ang puso niyan, tumatalon-talon. Tapos naninikip ang dibdib. Tapos nangihina. Yeah. Most of the doctors will give oral medications. Mm-hmm. That's true. That maganda yung true. Oral medications. May nilalagay din sa ilalim ng dila. Mm-hmm. Pero it is still has to pass through the digestive system. Mm. When you say chelation kasi, dinidiretso na yun sa ugat. Kailangan. Swero kagad. Swero kagad yun. Rekta-rekta yan. Oo, siniswero kagad. Tapos ang nilalaman ng bote na yun, which is going to run for about an hour and a half, mm-hmm. ay mga gamot na ang purpose talaga niya ay para palabnawin yung dugo mm-hmm. at saka para kung sakali mang may mga barado, ay unti-unti niyang natatanggal. Natutunaw. So ang mga laman nun includes heparin, yes. is one of those medications. May mga natural medications din tulad ng EDTA. Yes. Nakikita natin yun sa mga laboratory. Pag tinupunan ng dugo, di ba? Kaya may laman na yung test tube. Yun yung EDTA. Yan. Tapos naglalagay din tayo ng mga minerals. A lot of minerals na makakatulong para sa ugat. Mm-hmm. Para hindi tumitigas yung mismong artery. Mm-hmm. Magnesium is one of those. Yes. And a lot of, kung natatandaan mo, no? Yeah. So, pinagtitimpla-timpla yun. Mm-hmm. Tapos sinusulat natin sa papel. Mm-hmm. And then si nanay, kahit di na kami nagkikita, pag dumadaan ako, katulad kahapon, kinalabit na lang ako ni nanay. Sabi ni nanay, Dok, na-injection na ako, na-spero na ako. Ay, okay ka na pala na eh. Okay na. Ito kasi yung concoction na ito, yung chelation. Mm-hmm. Although the term chelation is in general, hindi po yan, ano, hindi po yan one size fits all na nandun lahat. Mm-hmm. Parang kapi yan, tinitimpla po yan. Depende sa tao. Depende sa panlasa. So, depende sa sintomas at pang... Depende sa pasyente. Iba't iba yung it's just gamot. The term na chelation ang ginamit. Kasi it's given, technically nga, it's like chemotherapy. Pag sinabi ng chemotherapy, hindi kagad cancer yan. Mm-hmm. Kung hindi, mga gamot na hinalo-halo, ilinagay dinaan sa suero. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin. No? Eh, gano'ng katagal yung pagsa sa ilalim dun sa paglalagay sa suero? Si nanay, mga 1 hour to. Ah, 1 hour to 1 hour and a half, eh, no? Ang maganda nga kay nanay, wala siyang nararamdaman sa puso. Nice. Wala siyang nararamdaman na paghihina. Mm-hmm. Naglalakad siya. Ang memorya niya ay malinaw na malinaw. Oh. So, ang talagang nire-reklamo na lang niya ay yung sa mata niya. Mm-hmm. Which is outside the scope ng kakayanan natin. Kaya ang nilalapit natin dito, mm-hmm. dahil baka sakali may mabuting kalooban din na doktor na tutulong kay nanay. Dahil nga, paano na yan.